Sa mga ahabol pauwi ng probinsya sa darating na weekend, alamin ang sitwasyon at ilang paalala ng Ports Authority sa mga biyaherong pupunta sa mga pantalan. Makakasama po natin si Philippine Ports Authority spokesperson, Ms. Eunice Samonte. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Audrey, at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng Laging Handa. Okay, ma'am, ilang araw na lamang po at Pasko na, no? Kamusta po yung sitwasyon sa mga pantalan ngayon? Sabay ko na rin po yung tanong ni Mark Salazar ng GMA7, kailan inaasahan ang peak ng mga pasahero? Alright, Sir Audrey, maayos naman po yung mga pantalan natin ngayon, particular na itong mga gateway ports ng North Harbor at ito nga po sa Batangas. Yan po yung mga pinakamataon nating ports ngayong peak season. Nasa 57 million po yung ating forecast this December. Yan po yung pinakamarami na pasahero na inaasahan natin ngayong buwan dahil nga po peak season. So, inaasahan po natin na madadagdagan pa yan at nagsimula na nga po yan itong December 15, pero na itala natin yung pinakamataas na daily average passenger nitong weekend po, nitong December 18 na umabot sa mahigit 50,000. Kaya nasa post-pandemic na tayo, Ma'am Eunice, ano? So inaasahan po natin na mas maluwag na ang mga patakaran. Ano po ba yung mga ginagawa ng PPA para matiyak na ligtas yung biyahe ng mga pasahero sa pantalan? Para masiguro po na ligtas ang biyahe sa mga pantalan, Sir Audrey, ay inaayos po natin yung ating mga port police dyan. So, nasa mahigit 3,000 po yung ating force multipliers dyan. At when it comes to security, no, nandiyan po yung ating port police, nakikipag-ugnayan na rin po tayo sa Philippine Coast Guard. At syempre po sa ating mga security guard, nandiyan na rin po. At implemented na rin syempre yung offline biyaheng ayos. Ito po yung template natin na ginamit na din itong UNDAS. So, kumbaga parang nagka-dry run po tayo nitong UNDAS dahil na paparating na nga po itong peak season at yan po ay ngayong December. Okay, ma'am, sa pagtaya po ng PPA, nasa ilang pasahero po kaya yung inaasahang babiyahe sa mga pantalan ngayong Pasko at maging sa bagong taon? Sir Audrey, sa ngayon po, nasa 57 million, yan po yung forecast natin this December. Pero inaasahan po natin na mas tataas po yan ngayong magpapasko. At ilang araw bago magpasko, naitala na nga po yung pinakamataas na daily average passenger noong December 18 na more than 50,000. Mas mataas po yan sa daily average passenger last week na nasa 29,000 lamang. Okay, ma'am, katanungan mula po kay Mark Salazar ng GMA7. Meron pa tayong sapat na mga sasakyang pandagat para sa holiday exodus. Ilan daw ang bilang ng mga seacrafts? Nakikipag-coordinate nga po tayo dito sa Marina pagdating sa bagay na yan. Of course, we will appreciate kung mas maraming seacrafts po ang may po-provide ng Marina. So we are coordinating and urging Marina na magkaroon nga po ng mga dagdag na seacrafts. Mm-hmm. Para na rin po iwas aberya sa mga pantalan, ma'am, ano po yung nagiging karaniwan na concern ng mga pasahero? Oo, pagdating po sa mga biyahe na ating mga pasahero, meron po tayong mga naitatala ngayon na chance passenger. Ito po yung mga kababayan natin na hindi pa nakapag-book ng kanilang ticket tapos pumunta sa pantalan. So, paalala po natin sa ating mga kababayan, bago pumunta ng pantalan, siguraduhin na meron na po silang mga ticket na naibook na bago sumakay para maiwasan po yung mga delay dahil karaniwan ito po yung ating nagiging cause of delay, yung mga chance passenger natin. Pero maliban po dito ay wala naman po tayong naitatalang iba pang antala ng biyahe at wala pa rin po tayong canceled na biyahe sa mga oras na ito. Okay, para po malinawan, lalo na yung mga chance passenger at yung mga may balak umalis at dadaan sa mga ports po natin. Ano? Ito pong pakilinaw po itong sinabing anunsyong port closure ngayong peak season sa Maynila at Batangas Port. Sir Audrey, naglabas na rin po ng statement ang travel agency na Togo at sinasabi po nila na ito po ay walang katotohanan sa likod nito. So ibig sabihin, ililinaw lang po ng Philippine Ports Authority, wala pong port closure lalo na po ngayong peak season at lalong-lalo na po dyan sa ating gateway ports dyan sa Batangas at dito po sa North Harbor. So wala pong magsasara na pantalan at tuloy-tuloy po 24/7 ang ating operasyon lalo na ngayong holiday rush. Okay, bagamat na happy hour mo na kanina, Ma'am Eunice, ano, pakilinaw lang daw po yung datos ng inaasahang bilang ng pabiyahe sa mga pantalan ngayong Pasko at bagong taon.
Okay. So, nasa 57 million po yung inaasahan natin na pasahero ngayong December. Yan po yung ating forecast base sa ating data. So, last week po, nakapagtala tayo ng 29,000 na daily average passenger. At ngayong linggo po, nitong December 18, na itala yung peak ng mga pasahero at umabot po tayo sa 50,000, mahigit 50,000 na pasahero. At inaasahan po natin na madadagdagan pa yan, lalo't po weekend, pumapatak itong Pasko at yung Bisperas na 24. Okay, Ma'am Eunice, you mean 57,000. Tama po ba? 57 million po. 57 million. Okay, medyo marami po yun, ano? Okay, sa iba pa pong katanungan, kaugnay naman po sa pag-digitize ng transaksyon sa mga pantalan, ano po yung mga napagkasunduan? Kailan po ang target na maipatupad dito? Meron po tayong nasimula na digitalization noong taong 2020 pa lang sa ilalim po ni General Manager Jay Santiago. Yan po yung mga e-portals natin. At inaasahan po natin na mas pag-iitingin pa natin yung pagsapit ng 2023 sa unang buwan pa lang po, January, magkakaroon na tayo ng public consultation dito sa tinatawag natin na Container Registry and Monitoring System. Ito po yung para matrack na at digitalize na lahat ng container at mga cargo sa pantalan. Kabilang din po dyan sa mga project na naka-line up natin ay yung e-ticketing system. So, sa start ng taon next year ay mas madadagdagan pa po yung ating mga proyekto dyan sa digitalization. Okay, Ma'am Eunice, ang inyo pong paalala sa ating mga kababayan, lalo na yung mga babiyahe gamit ng pantalan, mga pantalan. Paalala na lang po sa ating mga pasahero, lalo na po sa mga nagpaplano pa lang ng kanilang biyahe, ay mas maaga po sana tayong pumunta sa mga pantalan, preferably 3 to 4 hours para talagang less hassle at maiwasan natin yung anumang delay pagdating po sa biyahe dahil talaga po maraming tao ngayon sa mga pantalan. No? At yun rin po pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na huwag na pong magdala ng masyadong maraming gamit. So travel light na lang po tayo dahil dito po talagang dadaan muna sa security at yung ating body scanner, yung ating mga gamit. So, huwag na pong magdala na napakaraming bagay. At syempre, huwag na rin po tayo magdala ng mga pinagbabawal. Gaya na lang po taon-taon, bawal syempre yung mga flammable materials at syempre yung mga paputok. No? Huwag na po tayo magdala ng mga paputok pauwi ng probinsya dahil makukumpiska lamang po yan. At panghuling paalala na lang po ay mag-ingat po ang mga kababayan natin at umantabay po sa ating Facebook page na lagi namang updated para malaman yung mga kanseladong biyahe at kung meron man. At syempre, para na rin sa mga tips at iwas sa aberya ngayong biyahe sa peak season. Okay, maraming salamat, Eunice Amonte, Philippine Ports Authority spokesperson. Mabuhay po kayo.